sa collection. Pero wala naman sa buka. Baka naman talagang tagabundok yung dakila niya. Pero bakit siya magugusta ni Marla? Inasa na. Hindi ko nga alam eh. Teka, hanapin. Bakit hindi mo kasama si Ma'am Marla? Magsama kami kanina. Ngunit nagkahiwalay kami. Machete, nasaan ka na ba? Hindi na natin makikita yung taong gubat na yun. Umuwi na tayo. Hindi pwede abutin ang umaga kung saan si Machete. Kakailangan natin siyang hanapin. Ang galing ng ginawa mo sa itay ko, ah. Saan ba natutunan yun? Anong tawag doon? Manlig ang tawag doon. Ito yung nagbibigay lunas sa mga taong may karamdaman. Sa susunod na makaramdam siya ng pananakit, gawaran mo yun siya ng ano. At ang pinakamahalaga, Rosella, ang paniniwala mo kay Badhala. Dakila! Anong pinag-uusapan niyo? Nag-aalala ako sa iyo, Machete. Akala ko na nakita mo yung kita. Teka, paano ka nalakuwi? Si Rosella. Naalala ko nung sinundan ko siya sa ospital. Natatandaan ko lahat ng mga dinaanan namin. Hanggang sa matagpuan ko siya sa pasyalan ninyo. Sa may bukal ng tubig. Mula doon, sinamanan niya ako pabalik dito. At doon ko ay nadat na nagkukwentuhan. Ano bang pinag-usapan niyo ng Rosellang yun? Nagagalit ka ba? Naiinis lang ako. Ang tagal kitang hinanap, akala ko na nangyari sa'yo. Yung pala, nandito ka na, tas kausap mo pa yung Rosellang yun. Ibig sabihin ng sorry pag kailangan mong huminang kapatawaran sa kapwa mo. Sorry. Sikat na naman ang araw. Machete. Siguro. Kasi alam mo nung ginawa niya yung ritual niya sa tatay ko, humaando yung pakiramdam ni itay. Eh kasi, tagusan ba talaga yung dakila na yan? Hindi ko din alam eh. Siyempre, ayoko naman magtanong ng mga personal na tanong, di ba? Kakahiya. Alam ko na. Imbestigahan ko kaya siya. Hindi, huwag mga ginagawa yun. Nakakahiya doon sa tao. Hoy! Nagtatanggol! Hindi, ano ka ba? Hoy! Mahal na niya! Alam mo, tigil-tigilan mo na yan, ah. Mauulit lang yung nangyari kay Sir Xander, eh. Ayoko na ng ganun. Okay, huwag na tayo nag-iilusyon. Pero aminin, hindi mahirap mahalin ang mga katulad ni Dakila na isang great. Nabasa mo na ba to? Unti-unti nang nabubunyag ang sekreto ng peste yung Machete mo. It's just an ordinary noose. Hindi nga nakita yung mukha ni Machete. So akalain nila parang baliw ng pag-alagala. Hindi nila iisipin na yung estado ko. Hanggang kailan mo ito maitatago? Sooner or later mabubunyag ang sekreto mo. As an artist, masisira ang credibility mo. Magiging joke of the town ka. Mapet, di ba tigilan niyo na? Sinisira niyo lang yung mood ko eh. Teka nga muna. Bakit pulang-pula ang suot mo? Nilakad ka ba?
May date kami ni Machete. Marla, itigil mo na ang kahibangan mo ito. Ma'am, bakit? Malapit na mong lumubog ang araw. Nagiging tao si Machete na kailangan na makapantay. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Hindi kita papayagan. Maano ba? Kailangan ko nang pumunta doon dahil malapit na maging tao si Machete. No, I won't let you do this. Dito ka lang sa tabi ko. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Talaga? Sige. Kaya mo ako tamasa. Ma, tigilan mo na nga to. Para kang bata. Hindi. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Diba, makising ka naman? Gusto ko, ako unang tao makikita ni Machete pag nagising siya. Ako na lang ang tingnan mo. No! Ayoko nga! Sana ako sa'yo! Ma! Tumigil ka!